Lahat tayo ay nagmahal o nakakaramdam ng pagmamahal. Ito yata ang pinakamasarap matikman ng isang tao, ang mahalin ka at magbigay ng pagmamahal. Ang unang nagpakita o nagparamdam ng pagmamahal sa atin ay ang nasa itaas. Kung hindi niya tayo mahal, magdurusa tayo habang buhay. Pero hindi niya magagawa yun dahil mahal niya tayo. Sa kanya tayo nakaramdam ng tunay na pagmamahal. Kung ano at nasaan ka ngayon sa katayuan mo ay dahil sa kanya. Hindi yan galing yan sa hirap mo o sa iyong pinag-aralan. Yan ay pinagkaloob niya dahil mahal niya tayo. Sa itaas tayo kumukuha ng lakas kaya mahal niya tayo. At ang ikalawang nagparamdam ng pagmamahal ay ang ating inay. Dinalan niya tayo sa sinapupunan ng 9 na buwan, inalagaan, inaruga, at higit sa lahat, minahal. Pinaramdam niya kung paan magmahal ng higit pa sa kanyang buhay. Maging maganda lang ang bukas ng kanyang anak. Kapag mahal mo, may pagmamahal ka, ibibigay mong respeto. Respeto, doon ang salitang pagmamahal nagmumula. Pangunawa, kaya nabuwang salitang pagmamahal. Dahil kapag hindi mo alam ang salitang pagmamahal, hindi magtatagal ang isang relasyon o isang relationship. Pamilya man ito, samahan, lalo na ang mag-asawa. Pag-aralan natin yakapin ang salitang pagmamahal. Sure ako, mamahalin ka ng kapartner mo. Lalo na kapartner mo sa buhay. Kaya nga kayo nagmahal o nagmamahal dahil nandoon ang salitang respeto na binubuo ng salitang pagmamahal. Kapag wala kang respeto at pagmamahal, kailan may hindi magtatagumpay ang isang samahan o relasyon, lalong-lalo na ang mag-asawa. Magrespetuhan kayo sa isa't isa dahil doon nabubuo ang paggalang at pagmamahalan ng isang relasyon. Subukan mong magmahal at mamahalin ka rin. Iyan ang pinakalob ng nasa itaas. Matutong magmahal na higit pa sa iyong buhay. Ito po ulit si J.R. Rosal. Please subscribe my YouTube channel. Share, likes, and click my notification bell para update kayo sa susunod kong mga video.